Good morning guys. Ngayon nagbibigay naman ako ng tip. Mapagpalang umaga sa inyong lahat, mag-almusal lang kayo lahat. Bibigyan naman ako sa inyo ng tip. Hindi naman abot sa pagluluto. Kung paano maluluto na maayos yung mga frozen foods natin, gaya ng crispy pata, manok, saka yung mga nasa freezer yung nilalagay. Ang bibigay ko sa inyo ng tip, kasi kadalasan nangyayari, siguro hindi sila gumagamit ng microwave. Kaya minsan yung gitna, may dugo pa, hindi naluluto na maayos, especially yung mga pre-prito. Saka, minsan malamig pa yung gitna, pero luto na yung ibabaw. Ang gawin nyo, guys, bumili kayo ng microwave. Mura na lang naman ngayon ng microwave. Para sa, i-microwave nyo ng 2 to 3 minutes. Para, maluto siya ng maayos. Kasi, marami akong, may mga nakakainan din ako, ganun. Luto sa ibabaw, malamig sa gitna. Ibig sabihin ng frozen foods, baka ilang araw na siya sa freezer. Kasi yung mga frozen foods na yan, mga nakahapok na yung process na nilalagay sa freezer. Usually yan, ano, kahit ilang araw yan, hindi nasisira. Basta nasa freezer. Mga pinipito, hindi nasisira yan. So, ang tip ko sa inyo, bumili kayo ng microwave. Kasi makakasira ng customer yon. Pag makabili sila ng example, crispy pata, makabili sila. Yan, mahal-mahal ng crispy pata ngayon. Pagkabili nila, pagkain nila, nakita nila sa loob, may dugo pa ng konti, tapos malamig. May ganun, totoo yon. Kahit sa mga manok, yung siguro, na-experience yun na yan guys, yung kain kayo sa mga manok, sa iba, ibang kainan. Kita nyo, parang hilaw pa sa loob. Ibig sabihin niyan, minamadali yung luto. Hindi nila na-chichik na maayos. Siguro sa dami rin ng customer. Pero masama kasi sa kalusugan yun. Yung hindi naluluto na maayos yung products. Kaya yung mga kinakain natin sa mapasok sa loob ng tiyan natin. And guys, tip ko lang. Bumili kayo ng microwave. 2 to 3 minutes siguro pag mga frozen products. Hindi rin kasi yun maganda yung kung wala kayo microwave. Ang gagawin nyo sa umaga, ilalabas nyo. Kasi sabihin nyo, matutuno naman yung yelo. Masira yun. Mawala yung lasa niya kasi nagtutubig yun. Iba talaga pag sa microwave nyo ilagay. Salang nyo, 2 to 3 minutes bago nyo iprito. Habang nasa microwave, mag-iinit na kayo ng mantika nun. Init na kayo. Tapos pag yung mantika medyo tumutunog-tunog na, automatic slow fire nyo. Tapos, paglagay nyo ng naka-microwave ng frozen products, siguro, I suggest nyo na ganyan nyo muna ng kunting tubig yung mantika. Kasi, maano yun, maganon. Ganyan yung discarte doon. So, kaya patayin nyo muna bago ilagay. Tapos, takpan nyo. Tapos, buksan nyo ulit. Slow fire. Yung mga mahilig magprito na ano lang to advice. Microwave ang ano nyo. Gawin yung ano para maluluto pa sa gitna. Minsan may dugo, minsan malamig. O guys, ha, mag-iingat kayo lagi. December 11 na, napakabuti ng Panginoon kasi sa lugar namin wala akong nabalitaan na COVID. Pero ingat pa rin tayo, magiging COVID-free na. May awa na, may vaccine na daw eh. Kim, bigyan sila sa rito, ingat ka dyan. God bless sa'yo. Rest in yung Crete, ingat ka dyan. Ingat tayo lahat dyan. Rest in yung Philippines. Okay. Worldwide naman tayo, kapatiran. Saludo sa inyo.